Mahinang mga pag-iyak ang maririnig sa paligid habang ipinapasok ni Mang Tirso at ng kanyang anak na si Gerald ang kabaong sa loob ng isang nicho. Maulan ang hapon na iyon at mangilan-ngilan lamang ang mga taong nasa simenteryo na naghatid sa babae sa kanyang huling hantungan. Ilang sandali lang ay lalong tumindi ang pagbagsak ng ulan. Lumapit ang isang lalaki sa nicho at pinayungan ang mag-ama. Tiningala ni Mang Tirso ang lalaki at nagpasalamat. Pinagmasdan ng matanda ang mangilan-ngilang taong nakatayo sa paligid na pinagmamasdan ang ginagawa ni Gerald na pagsasara ng nicho. Nakapayong, nakayuko, at kita ang lungkot sa mukha ng bawat isa. Ibabalik na ni Mang Tirso ang tingin sa ginagawa ng anak nang mapansin nito ang isang babae na nakatayo at nakatingin sa direksyon ng nicho. Basang-basa ang babae na walang pakialam sa bumubuhos na malakas na ulan. Kilala niyo po siya, sir? Ang tanong ni Mang Tirso sa lalaking may hawak ng payong na nasa kanyang tabi, sabay nguso sa direksyon ng babae. Agad naman itong nilingon ang itinuturo ng supulturero at nang makita ang tinutukoy ng matanda ay napaisip. Alam kong nakita ko na siya dati. Hindi ko lang maalala kung saan. At ilang segundo pang pinagmasdan ng babae na nakatayo may kalayuan sa kanila. Matapos ay ipinalik ang tingin sa nicho ng kamag-anak, ngunit halata na patuloy itong nag-iisip. Nang matapos ang pagsasara ng nicho, ay isa-isa nang nag-alisan ang mga kamag-anak at nakiramay. Subalit na natiling nakatayo ang babae kung saan ito nakita ni Mang Tirso at pinapanood ang ginagawang paglilinis ng dalawa. Sa daan patungo sa labas ng simenteryo ay biglang napalingon ang lalaki na tinanong ni Mang Tirso sa dako kung saan inilibing ang kamag-anak. Naaalala na niya kung saan niya nakita ang babae at hindi lang isang beses niya iyon nakita. Napakaraming beses tuwing gabi na nadatnan niya ang babae na nakatayo sa harap ng kanilang bahay at nakatingin sa direksyon ng kwarto kung saan namamalagi noon ang namayapa nilang kamag-anak. May mga pagkakataon din na napapasilip siya sa bintana tuwing hating gabi at makikita pa din ang babae sa kinatatayuan nito. Nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki palabas ng sementeryo habang nag-iisip kung sino ang misteryosang babaeng iyon. Sa loob ng sementeryo ay nakatayo si Mang Tirso at Gerald sa ilalim ng isang malaking puno malapit sa nicho na katatapos lamang nilang isinara. Inaantay ng mag-ama ang pagtila ng ulan at uuwi na maya-maya lamang sa kanilang tahanan sa dulo ng sementeryo. Ilang sandali pa ay tumila na ang pag-ulan at nagsimula ng maglakad ang dalawa pauwi sa kanilang bahay. Nang mapadaan sa isang nicho kung saan nakatayo kanina ang babae, ay nakaamoy ang mag-ama ng tila kung anong nabubulok sa paligid. Sa paglinga-linga ni Gerald, ay nakita nito ang isang nakabukas na lumang nicho. Nagtaka ang binata at sinilip ang butas, ngunit dahil madilim ay wala na siyang nakita. Nagba siya ang dalawa na bukas na lamang tatakpan ang butas at nagpatuloy na ang dalawa sa paglalakad
habang nakatakip ang mga kamay sa kanilang mga ilong. Alas 10 ng gabi ay mag-isang naglalakad si Mang Tirso sa loob ng sementeryo. Gabi-gabi niyang ginagawa ang pagroronda sapagkat makailang beses nang may nakapasok na mga masasamang loob na nagnanakaw ng mga alahas na suot ng mga ilang mayayamang inilibing. Bahagyang natatakot man sapagkat napalilibutan ng mga patay ay nasanay na rin ang matanda at wala pa naman siyang naranasang anumang kababalaghan sa tagal ng panahon na niyang naninirahan sa naturang sementeryo. Sa kanyang paglalakad ay napadaan siya sa parte ng sementeryo kung saan nakaamoy sila ng anak niyang si Gerald ng tila nabubulok na laman. Nakatakip ang bimpo sa ilong na nilapitan niya ang nicho at inaninag ang loob noon. Ngunit katulad kanina ay wala siyang nakita na kahit ano. Mabilis na lumayo si Mang Tirso matapos ang pagsilip dahil sa hindi na kinakaya ng kanyang sikmura ang naaamoy na singaw mula sa loob. Ang hindi alam ni Mang Tirso ay nakasilip din kanina pabalik sa kanya ang isang babae na nakadapa sa ibabaw ng kabao na nasa loob ng butas na nicho. Baga alas 11 na ng gabi nang makauwi sa bahay si Mang Tirso. Naabutan niyang tulog na ang anak na si Gerald. Matapos patayin ang ilaw ay ikinandado ang pinto at nahiga na din at natulog. Walang kamalay-malay ang mag-ama sa kahindik-hindik na pangyayari na kanilang matutunghayan maya-maya lamang. Sa butas na nicho kung saan nagmumula ang napakabahong amoy ay lumitaw ang kamay ng isang babae na may mahahabang mga daliri. Ang mahahaba ding kuko nito ang kanyang ginagamit upang kumapit sa konkretong takip ng kinalalagyan at hilahin ang katawan palabas. Ang mga payat, tuyo at maugat na braso nito ang kasunod na makikitang lumalabas mula sa butas. Matapos ay ang ulo ng babae na may magulong buhok. Isinunod ang buong katawan at nang tuluyang makalabas ay naglakad na parang isang aso papalapit sa kasasarang nicho. Ilang saglit pa ay nagpalinga-linga ang babae at mula sa iba't ibang direksyon ay naglabasa ng ilan pa niyang kauri na katulad niya ay nagmamasid kanina sa inililibing na bangkay habang nakatago sa iba't ibang parte ng naturang sementeryo. Sinimulang kutkutin ng babae gamit ang mahahaba at maduduming kuko ang malambot pang semento na ginamit upang isara ang nicho. Sabay na nagising ang mag-amang Tirso at Gerald dahil sa ingay na kanilang naririnig, di nalalayo sa kanilang bahay. May grupo na nagkakasiyahan sa loob ng sementeryo. Sumisigaw, tumatawa, at may mga naririnig ding pagpukpok ang mag-ama. Agad silang nagbangon at lumabas ng kanilang bahay. Mula sa harap ng tahanan, ay tinanaw nila ang dako kung saan nagmumula ang ingay at nagsimulang maglakad patungo doon. Ang bilog na buwan ang nagsisilbing liwanag upang makita nila ang nilalakaran. Ilang sandali lang at ilang metro mula sa pinanggagalingan ng ingay ay natanaw ng mag-ama ang grupo na nakatalikod at nakatayo sa harap ng nicho na isinara lamang nila nitong hapon.
Napansin nila na mas lalong kumakalat ang mabahong amoy sa loob ng sementeryo. Akmang sisigawan ni Mang Tirso ang kanyang mga nakikita nang halos malunok nito ang sariling tila sa sobrang pagkabigla. Dalawa sa mga nakita ang humarap sa kanilang dako at tig-isang hawak ang dalawang putol na braso at sinisimulan ng kainin iyon. Agad na hinatak ni Mang Tirso ang anak at kumubli sa dalawang magkapatong na nicho. Patuloy nilang naririnig ang kasiyahan sa palibot ng nicho na kanilang isinara kanina. Ang pagsigaw, pagtawa, pagpukpok at ang malalakas na pagtunog ng bibig dahil sa matinding pagnguya ang maririnig sa dapat ay tahimik na sementeryo. At ang bawat tunog din ng pagnguya na iyon ang nagdudulot ng matinding takot sa mag-ama. Dahan-dahang sinilip ng mag-ama mula sa gilid ng magkapatong na nitsyong pinagtataguan ang pangyayari sa bagong sarang nitsyo. Nakita nila na nakalabas ang kabaong na ipinasok nilang mag-ama kanina at nakabukas na ang takip noon. Nakita nila na nakahiga ang isang babae sa ibabaw ng malaking dahon ng saging at pinagpipiestahan kainin ng mga halimaw na sabay-sabay na tumatawa. Ang ilan ay may hawak pang mga buto na ginagamit na panghampas sa mga bungo na kanilang kinuha mula sa loob ng iba pang lumang mga nicho. Isang malaking piyesta ang nagaganap. At ito ang piyesta na ayaw maranasan ng mag-ama. Takot ang gumapang kay Mang Tirso at Gerald dahil sa nasasaksihan at mabilis na nagkubli muli sa likod ng magkapatong na nicho. Nanginginig na itinuro ng matanda ang dako ng kanilang bahay at naintindihan naman iyon ng anak. Ngunit bago pa makahakbang upang lumayo, ay nagulat sila sapagkat biglang naging tahimik ang kanina'y maingay na sementeryo. Maingat at dahan-dahang sinilip ng mag-ama ang nicho. Wala na ang bangkay at wala na din sa paligid ang mga aswang na kanina ay nagpiesta doon. Hakbang tatakbo na ang mag-ama upang lumayo nang may marinig silang pagkaluskus mula sa ibabaw ng magkapatong na nicho na kanilang pinagtataguan. Dahan-dahang tumingala ang mag-ama at sabay na napahiyaw nang makita ang limang ulo na nakasilip sa kanila mula sa ibabaw ng nicho na ang ilan ay may subo pang mga lamang loob na galing sa babae. Mula sa ibabaw ng nicho ay nahulog sa kanilang harapan ang katawan ng bangkay na wala ng mga braso at hita. Muling napasigaw sa takot ang mag-ama. Gustuhin man nilang tumakbo ay nanghihina na ang kanilang mga binti sa takot na nararamdaman. Isa-isang tumalun pababa ang limang aswang mula sa ibabaw ng nicho at habang nakapalibot kay Mang Tirso at Gerald ay nagsimula na naman nilang kainin ang bangkay ng babae habang nakatingin sa takot na mag-ama. Ilang minuto lang ay isang tuyong kalansay na lamang ang natira mula sa bangkay at isa-isa na ding nag-aalisan ang mga aswang na nagpiesta sa bangkay ng babae. Nakahinga ng maluwag ang mag-ama nang mawala na sa kanilang paningin ang mga kinatatakutan. Gustuhin man ng mag-ama na umalis na sa sementeryo, ay wala naman na silang mapupuntahan. Maswerte na lamang sila na maraming inililibing sa sementeryong iyon at may makakain ang mga halimaw
na naging madalas na ang pagtalaw doon. Sa tuwing maririnig nila ang nagkakasiyahan sa labas ng kanilang bahay tuwing kapilugan ng buwan, ay naiisip na lamang ng mag-ama na ang bangkay na pinagsasaluhan ng mga aswang ang kanilang alay upang hindi sila ang pagpiestahan ng mga iyon.